ng pangkuboso, huli-huli sa akto. Ikot ko dito, nakita ko nga dito si Ronnie. Sabi ko, hey Ronnie, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, nakikiihi lang daw siya. Nalaman ko po sa kaibigan ko na sinisilipan na pala po ako. Kung katawan ko daw, kitang-kita niya. May pinusuhan nga kaya o may nag-aambisyon lang? Gawa lang po niya yun kasi siguro may gusto siya. Harapin natin at pag-usapan yan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hey, hey, hey mga kapatid! Happy Saturday morning! Unang Sabado natin na together and yes, yes na yes, magka-face to face tayo. Hindi po kayo na namamalik mata at hindi kayo nagkakamali sa inyong pandinig dahil ang paborito po ninyong talakserye, hindi lang po Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado nyo na mapapanood! At bilang buwena manong Sabado ng ating pagsasama, how's that? Mukhang tuloy-tuloy na rin ang sausawa na nag-iisang Barangay Hall on Air ng buong mundo. O, di ba? Walang humpay ang bonding natin, mga certified sausawero from all over the world. O, di ba? Iibahin namin ang inyong Sabado. Mas maging exciting ito dahil sa mga isyong ibibigay namin sa inyo. At para sa unang Sabado pasabog natin, eto na. Ready na ba kayo? Hari di umano ng pambuboso, abay na huling sinisilipan ang reyna ng banyo. Ay, teka Hans! Ba, makakarelate kaya ang mga sausawero natin dyan? Wala naman sanang naninilip. Oo nga, Chang. Aba-aba, medyo nakakakaba. At mukhang malalanga sagutan ito maya-maya lamang. Hindi ba mga kasausawan? Kaya naman, B1 at B2, makinig na sa mga tips ng Boso King Este. Galingan niyo ang pag-awat at huwag mang Boso. Ipapasilip naman natin sa kanila ang mga magandang gabay nila sa buhay. Kasama pa rin siyempre sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio tagapayo. At dahil nga mga kapatid, buwena manong Sabado ang pagsasama natin ito, may araw na ito, ang araw na ito ay espesyal dahil makikisawsaw na sa atin ngayon, walang iba kundi ang ultimate sausawera na si Ateng Jelly Jebelin! Hello, Ateng! Welcome to Face to Face! Hello, Chang Ami! I'm so happy to be here! At maraming salamat at nako eh, masasamahan niyo mo kami ngayong umagang ito sa ating unang Sabado ng Face to Face. Tamang-tama ka dyan! Yan! Kaya naman, Pilipinas, buong mundo, ano pang inaantay niyo? Eto na yun eh! Let's make it a come on! Face to face na! Face to face na! Daig pa raw ang kwago ng kanilang kapitbahay dahil ang eyesight raw nito ay ubod ng tinik sa pambuboso. Pero malas lang daw nito dahil siya naman ay agila. Oo! Na nakahuli
at dumagit sa tinaguriang Boso King. Ano ba ang nangyari? Janice Reyes, pasok! Please, please! Please, please! Tama-tama, nandito si Jelly, Ate Janice. Buti naman, at nakarating ka. O, teka muna, pag-usapan natin, may nahuli ka ng boboso. Sino to? Si Ronnie po. Bakit? Anong ginawa ni Ronnie? Kasi nung araw na yon, magtutongit kami. Kasi araw-araw nagtutongit kami ni ano. Oh, ang saya. Araw-araw nagtutongit. Diba buti nga? Pa kayo. O, tapos? Tapos nung inaanap ko, sabi na nakikiligo nga daw kasi ano, para magtungit na nga kami. Tapos yung CR kasi pag dito, tapos yung daan dito. Kanino yung CR? Bakit nasa labas? Nakiki-CR lang po siya pag ano, kasi sunog kasi sa amin eh. Hindi pa going by. So yung CR na yon pwedeng gamitin ng lahat? Oo, pangkalahatan. Okay. O, sige, panglahatan. Oo. Okay, tapos? Nung paikot nga ako sa CR, tamang-tama nakita ko si Ronnie. Nakaganon siya doon, sabay ganon. Sabi ko, sino to? Pagharap niya, nakita ko si Ronnie. Sabi bakit ko, nakaganon ang pwesto? Eh, kasi nanamboboso nga siya. So sino sinisilipan? Si Madeline. Sinong binobosohan? Yan ang tanong. Noong time na yun, hindi ko alam na si Madeline na yun naliligo doon sa CR. Okay. Hindi mo na naantay, hindi mo na nakita pa kung sino yung lumabas. Okay. So, sinita mo si Ronnie? Sabi ko, Ronnie, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, umiihi lang daw siya. May umiihi bang ganyan ang tsura mo? Oh, bakit ano ba yung tsura? Nakaganon nga siya, tapos sabay silip. Kasi yung CR, kasi may butas doon. Saan banda may butas? May butas sa taas, mayroon sa baba, mayroon din sa gilid, yung sa may pinto. O paano nagkabutas yun? Eh, kasi ano po, kita po talaga yung ano. Pero bakit hindi tinapalan? Pangkalahatan po kasi yun, kaya pwede lahat. Pwede makikiligo. So nung hinuli mo, na sinigawan mo si Ronnie, napalingon na anong ginagawa akin, niya? Napalingon siya sa akin. Okay. Sabi niya, umiihi lang daw siya. Oo. Ano? Tago na lang natin siya sa bansang low. Kung ano man ang ibig sabihin nun, ayoko nang isipin. Tapos? Sabi ko, Madeline, ikaw ba yung naliligo dyan? Sabi niya, bakit? Oh. Sabi ko, hindi sexy mo alam. Ba si Madeline? Basta babae naman po siya. Nakakatawa yun. Tapos? Babae naman po siya. Hindi mo alam, binabusuhan ka na. Sabi ko sa kanyang ganun. Sabi niya, sino ba naboso? Si Ronnie. Sabi kung gano'n. Hindi niyo pinuntahan yung lugar kung saan siya nakatira. Noong ano, umaga, pinunta namin yung tsahin niya daw. Sabi ko, Ate Janet, hindi mo ba alam na yung pamangkin mo naboso? Sabi ganun. Sino yung Janet? Yung tsahin niya daw. Okay. Hindi naman niya tsahin yun eh. Bakit? Kasi nakita ni Madeline nung pagkabot kinabukasan, nag-holding hands pa sila eh. Ka-holding hands ang tsahin? Oh my God! May tsahin bang ganon? So, teka muna. So, anong paliwanag nung tsahin? Bakit ganon si Ronnie? Hindi naman daw naniwala ba siya na ginawa ni Ronnie yun? Hindi, wala niya. Sabi niya, gawa-gawa lang daw namin yan para pag-usapan lang daw. Sabi yung ganon. Tapos nung mag-ano na nga sana kami, magbabarangay na sana kami, tinakot pa kami na may kamag-anak daw silang pulis. Kaya hindi kayo nagsumbo? Kaya hindi natuloy. Kasi umiiyak na rin si Madeline kasi napahiya na siya. Sa kinabukasan naman, kalat na yung balita, nakita daw yung buong katawan ni Madeline, ganun-ganun. Ang ano daw ng itsura, ganun-ganun. Ang nakarating sa aming balita kasi, Janice, na sinasabi nung Janet, kaya daw sinasabi lang ni Madeline yan dahil may gusto siya doon kay Ronnie. May boyfriend si Madeline. Kilala ko yung boyfriend niya. Pwede naman magka-crush, di ba? Baka, crush lang. Ang nakakagulat dito ay yung reaction nga daw nung Janet na parang wala lang sa kanya. Paano raw nga bobosohan ni Ronnie ang friend ni Janice? Ayon sa kanya, hindi raw ito maganda. Ha? Bakit naman? Ang tsahin na mismo ang magpapaliwanag. Narito po, si Janet Espanola. Pasok! Boso. Siya siguro nang boso gawa dahil siya nakakita na rin. Okay, ipagpalagay po natin Aling Janet. Sandali po, mapatunayan namin na si Ronnie nga ang gumawa nun. Hindi po totoo yan. Papakinggan po natin ang salobi ni Ate Janet. Pakatutukan po ninyo ang paglabas ng sinasabing nabosohan na banyo queen. Ano nga ba talaga ang kanyang itsura?
Huwag po kayong maglilipat. Abangan nyo ang Face to Face. So, Aling Janet, kayo pa ang nagsabi niyan sa pamangkin niyo na kung boboso siya, piliin niya yung makinis. Ay, ang galing, galing na chahit. Approve ka doon. Ang sinasabi ni Janice, huling-huli niya sa akto si Ronnie na sinisilipan nga daw si Madeline, pero todo tanggi ka, Ate Janet, at sinasabi mong hindi magagawa ni Ronnie yon. Para magkaintindihan lang tayo, paano po ninyo naging pamangkin si Ronnie? Pamangkin ko po sa pinsan. Okay. Bakit daw sabi magka-holding hands kayo? Eh, siyempre, nag-usap doon. Nagkatuwa dahil ito, chismosa ka. Nag-chismes ka. Wala, sabi na, ay, sinabi doon, binusuhan ako. Okay. Kasi nagsumbong po si Ronnie sa akin na sabi niya, nagpuso daw, nakita niya daw, sabi niya, eh, tumayo lang doon sa CR. Gusto pa gano'n. Okay. So, okay, Aling Janet, okay. So, nung pumunta po sila, nagreklamo, ano po ang ginawa ninyong action? Anong ginawa niyo? Sinabihan ko po, sabi ko, totoo ba yung ginawa mo? Oh. Sabi niya, hindi totoo yun. Bakit ako mambubuso? Di piliin ko na lang yung makinis. Bakit ako magbuso doon? Bakit ano ba itsura? So bakit mo po sinasabi, gano'n po katotoo? Okay, sandali. Gano'n po katotoo, Aling Janet, na nilait niyo pa ho kasi daw si Madeline. Gano'n ka lang naman, magbuso ka lang naman. Piliin mo naman yung maganda at makinis. Hindi. Okay. So, Aling Janet, kayo pa ang nagsabi niyan sa pamangkin niyo na kung boboso siya, piliin niya yung makinis. Ay, ang galing. Galing, galing na chahit. Approve ka doon. So, sa makatuwid, sinabihan mo pa rin siya na mamboso. Hindi po totoo yun. Oo. Oh, sinabi mo makinis. Narinig niyo ba mga kasausawa? Narinig ko. Gusto ko malaman kung bakit alam niyang hindi makinis yung babae. Paano niya nalaman na hindi makinis yung babae? Magkalapit lang doon eh. Magkalapit lang kami ng bahay doon. Ah. Siyempre, ibig sabihin, nakita niya. Alam mo na, hindi ko siya makikita. Ewan ko lang, ha, naisip ko lang. Alam ko ko lang, hindi ko siya makita kung ano itsura niya. Oh, ayun na. Oh, eto na. Alam kong gusto po ninyo makita kung ano ba itsura ng banyo na yon na di umanoy pinangyarihan ng boss. Bosohan. Eto na, panoorin natin. Ano ba itsura? Ano ang nasa dakong paroon? Bunga ng malikot na pag-iisip. May butas nga ba? Nasaan? Parang natatakot ako, parang may lalabas na aswang. Kulang sa semento. May mga siwang. At hindi kaya sa siwang na yon nakatingin si Ronnie habang tumutugtog. Ayan! Galing ka, low. Ayan pa, ang daming butas. Ang tanong ko, may girlfriend ba si Ronnie? Wala. Hindi kaya dapat sa edad niya, dapat may girlfriend na siya. Baka may mga bagay siyang gustong tanungin, malaman. Baka siya ang girlfriend siguro. Ha? Wala. O, paano mo nalalaman? O, bakit? Mukha ka naman talagang bakit. Nag-aalok ka naman. Okay. Sandali. Bakit? Kanina ko pa naririnig yun. Bakit po kayo pinarang inaakusahang may relasyon kayo kay Ronnie? Hindi po totoo yan. Dami nagsasabi. Chismosa ka kasi. O, syempre. Paano yung nalalaman? Okay, sandali lang. O, pakinggan natin ang paliwanag ni Doktora. Meron tayong tinatawag na exhibitionist. Na habang nagpapakita ng sabihin na natin na medyo masyado maiksi yung damit or kaya talagang makikitaan siya, mas gusto nila yun. Kasi nandun yung elation na nakaka-boost ng kanilang self-esteem. Dahil kasi una-una siyang ano, yung lugar, public place yun eh. Alam mo, kung dun ka maliligo, kahit anong sabihin mo, masisilipan ka. So bakit mo kinakailangan na yung kung maliligo ko ba, kailangan ba talagang expose ka? Nakita niyo naman yung lugar, public place yun. And then, ang pinagtatakahan ko nga dito, alam mo, ang isang voyeur,
hindi pinipili po kung makinis o hindi. Basta pag buyer ka at manininip ka. Ilang taon na nga ulit si Ronnie? 22. Tapos walang girlfriend, hindi kaya may kinalaman din doon. Baka naman parang sabik na siyang matutunan kung ano ang birds and the beast and the whatsoever. Pwede yun siya. Baka late bloomer or kasi something. Walang, basta pag naninilip ka, hindi mo naman pipiliin kung yung napili mo ay maitim yung taong sinisilipan mo. Baka mamaya nga masilipan mo pa, lalaki rin eh. Salamat, doktora. So, posible, Aling Janet, na dun sa ginagawa na yun, ni Ronnie, meron siyang nakukuhang ikinaliligaya niya na marahil hindi niyo maunawaan dahil tsahin lang kayo, eh kailangan makausap si Ronnie para maayos yun. At kung bakit nagkakaganon. O mga kasawsawa, narinig niyo na, isang tao na nagtatanggol sa kanyang kaibigan na nasilipan at isa namang tsahin na nagtatanggol din sa kanyang pamangkin na di umano naman ay nanilip. Sabi nung nasa puti, nahuli niya, nakakaiba ang pwesto na parang hindi nga nag-wi-wi-wi lang. Ang sabi naman ng nasa pula, eh, di naman maganda yung kaibigan mo, bakit sisilipan? Aba, kaninong kwento ang mas pinaniniwalaan nyo? Magboto hands tayo. Go! Aba, pati si Ateng Jelly, puting-puti. Nakachang! Kahit pati si Ateng Jelly ay kumbinsido na oo nga naman, bakit iba ang pwesto ng pagwiwi? Yan ang ating botohan. Siya na nga raw ang nabosohan pero siya pa raw ngayon ang lumalabas na may gusto kay Boso King. Bakit ngayon ang nangyari nga? Alamin natin mula sa Banyo Queen ang depensa niya. Narito po si Jinky Madeline Luna. Pasok! Sandali lang. Sandali. Ang sinasabi ni Janet. Okay, bakit ang sinasabi ni Ate Janet, gawa-gawa niyo lang daw ang kwentong 'yun. Hindi naman po totoo naman po talaga. Hindi totoo. Sinilipan niya po talaga. Sinabi lang po ng best friend ko. Napansin mo ba talaga na merong nakatingin? Hindi ko po napansin. Pero yung best friend ko lang po nagsumbong sa akin. Pero diretso ang tanong, Madeline, may gusto ka ba kay Ronnie? Ba't ako magagusto? Eh, may boyfriend naman ako. Mas guwapo pa. Ayan na ngayon ang nakakaloka. Parang binaligtad pa ni na Janet at Ronnie ang pangyayari. Sabay-sabay po nating aalamin ang katotohanan. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik po ang Face to Face. Gano'ng katotoo na binusuhan mo si Madeline? Ignan mo ako sa mata. Sisiyasa na ako. Inanon sa pagbukas sa pintuan, nagkatapis ha. Pero yun na totoo yung binugusuhan ko na. Pero eto, diretso ang tanong, kayong dalawa daw? Facebook sausawa na mga kapatid. Mikael Fredeluces Tolenada. Chang Ami, itong Face to Face ang lagi naming inaabangan pagdating ng hapon mula araw ng Lunes hanggang Friday. From Voice of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Celta 14, more power. Halos maiyak na nga si Madeline sa sama ng loob dahil pinalalabas ni Ate Janet. Sila ang gumagawa ng kwento. Sila ang nagpauso lang ng storya na yan at hindi naman totoong nanilip si Ronnie. Una sa lahat, Madeline, bakit ka doon naliligo? Nakikibanyo lang po kasi kami dahil bago lang po kami nasunugan, ma'am. Okay. Kasi yung may pinsa kami doon nakatira. Nung naligo ka ba, may sando ka, may shorts? Ano po, short po. Nakadamit po ako, saka short na hanggang dito po. So meron ka naman palang suot kahit paano. Okay. Kasi ang tanong ko, nung pumasok ka ba doon sa banyo, nakita mo ba o napansin mo yung napansin namin na napakaraming butas? Nakita ko kay ano po, nila, nakita bago pumasok. Tinakpan ko po kasi yun ng tuwalya. Tinakpan mo ng tuwalya. Opo, tuwalya po. So ibig sabihin, Aling Janet, ikaw man ang lumagay sa lugar niya, gugustuhin mo bang silipan ka kahit medyo... Siyempre, hindi naman. Pero pag nga, maliligo ako doon, siyempre, nakadamit.
Hindi, nakadamit nga daw siya. Nakadamit siya. Oh, hindi ba damit ang sando? Ano bang tawag doon? Malay mo, baka manipis. Wow, judgmental tayo, ha? Kaya, hindi ko alam, abuga. Abugado ho pala kayo. At least may damit nga. So, gaano katotoo, Madeline, na naapektuhan ka sa nangyaring ito dahil kumalat doon sa lugar ninyo? Oo, ma'am. Pinagkakalat po niya na ganito daw buong katawan ko na nakita ni Ronnie. Samantalang hindi naman totoo yan. Siyempre, kahiyan ko rin naman yun. Hindi man sa kanila eh. Sa akin yun. Aling Janet, kapag nagkwento si Ronnie na nasilipan niya, eh, ibig sabihin, nasilipan nga niya. Kasi saan niya kukunin yung kwento? Di ibig sabihin ngayon, ano, gawa-gawa lang ni Ronnie yun? Ibig sabihin, nakita niya. Totoo. Sabi nga po, hindi totoo eh. Hindi po siya na gano'n. Nakatayo lang po siya doon. Siya nag-invento. Ibig lang po, ano, siya, napailing siya. Napailing. Okay. Kasi, Aling Janet, unawain niyo rin yung damdamin ni Madeline na siya na nga ang nasilipan, nilalait-lait pa yung katawan niya na ikinakalat na chismis na hindi maganda. Ikaw ba, Ating Jelly, naniniwala ka bang i-invento naman ito ng mga babae? Parang hindi naman. Feeling ko naman kasi ano naman na makukuha nila sa pag-i-invento. Eh siya pa nga lalo ang mawawalan dahil siya pa ay nasilipan, hindi ba? Kung mag-i-invento lang sila. Eh syempre sila din na napapahiya. Oh, diba? Sa mga puntong ito. So, bakit naman sila lalabas dito para sabihing sinilipan siya kung hindi naman talaga siya nasilipan? Tanungin nga natin muna si Attorney Ben, may nakulong na po ba ng dahil sa pamboboso? Kasi kahit paano eh, may nalalabag din na karapatang pangtao ito, di po ba? Tama kayo, Ron Chiang. At kasi po yung pamboboso, yun ay ang maaaring makumit na krimen doon ng sino mang gumagawa nun. Yung light coercion or unjust vexation. Aha. At kung totoo man po, mapatunayan na ginawa ni Ronnie din yun, hindi ho ba parang bilang babae, eh pang-aabuso din yun kay Madeline kasi emotionally na naapektuhan siya sa kinalat na chismis pa tungkol sa kanyang katawan at dun mismo sa ginawa ni Ronnie na paninilip. Tama rin yun, Chiang. Dahil kung mapatunayan nga na si Ronnie rin ang naging dahilan ng pagkakalat na yun, eh panibagong krimen po yun. Panibagong kaso po yun. Maari pong makumit ni Ronnie dun yung slander by deed dahil nagkakas ng dishonor o kaya contempt sa pagkatao nitong si Madeline yung ginawa niyang yon. At may kulong din po yon. Salamat po, Attorney Ben. So ang tanong ngayon sa inyong dalawa, desidido ba kayo na magsampa ng kaso? Hindi, ang gusto lang namin may sila ng pasensya kay Madeline. Yun naman talaga ang gusto namin eh. Eh kaso ang ginawa pa nila, pinagkalat pa nila. Yun ang malupit. Kung may banyo queen, siya rin daw ang banyo king dahil lagi siyang umaaligid sa labas ng banyo. Pero ang sabi nila, Janice, mas bagay nga sa kanya ang Boso King. Ha? Dahil napakahilig niyang manilip. Ang tanong, Ronnie, ginawa mo ba yun? Narito po, si Ronnie Adlawan. Pasok! Sandali, babae yan! Sandali lang! Tanong, gaano katotoo na binusuhan mo si Madeline? Hindi, tignan mo ako sa mata. Hindi, hindi yung totoo. Papunta sa ako sa CR, CR sana ako. Inanoon sa pagbukas sa pintuan, nagkatapis sa. Pero hindi totoo yung binubusuhan ko sa. Oh, daw pala totoo. Hindi, totoo yun. Hindi kita binubusuhan. Pero eto, diretso ang tanong. Kayong dalawa daw? Opo. Ah! Yan na nga bang sinasabi ko. Mahal kita, basta't mahal kita. Isa pang tanong, kayong dalawa? Opo. Ah! Kailan ka sinagot? Yung July pa lang po. Ah! Pero tsahin mo siya. Opo. Ah! Kakaloka! Ay, nako! Todo deny pa rin si Ronnie sa mga paratang sa kanya. Ano nga ba ang totoo? Babalikan po natin yan. Dito lang sa Face to Face. Nandoon ka ba talaga sa labas at nakatingin o hindi? Oo o hindi lang ang tanong ko. Nandoon po. Nanilip ka? Oo o hindi lang. Miss Amy Perez would like to thank the following. Dr. Steve Mark Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup,
Lost Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade, Hans Mortel would like to thank the following, Dr. Ariel Recto Dabalus, Face to Face would like to thank the following, Living Water, the largest water station franchise network in the country today. Franchise now. Hindi daw true na naninilip si Ronnie kay Madeline, pero ang true, confirm na confirm, mag-jowa sila ni Chang Janet. Ikaw na. Yan. Kailan ang mansiri po ninyo? Kailan nyo sinagot? Bago pa lang po. Kailan nga? So yun ang dahilan kung bakit ka gigil na gigil. Kasi hindi naman totoo eh. Eh kung manilip sa akin na lang. Paano sa kayo naging magtsahin? Palabas lang po namin yun sa... Ayun! Lumabas din ang totoo. Bakit kailangan yung ipalabas na magtsahin kayo? Bakit kailangan yung magsinungaling? Siyempre po, para hindi alam ng mga tao, para walang chismis. Oh. Alam mo na may mga tao so, Aling Janet, so alam nyo pala kung gaano kasakit ang machismis. Kasi nga, ayaw nyong machismis, okay, tapos si Madeline. So kung nakapagsinungaling kayo, na magjowa pala kayo at hindi magtsahin, so ibig sabihin, Ron, hindi malayong magsinungaling ka at sabihin mong hindi ka ng boso, pero ng boso ka. Okay lang naman. Totoo ng buso. Hindi ako totoo ng buso ako sa kanya. Yung gugustuhan ko. Hindi naman kailangan na ipagkalat. Hindi na. Hindi magkalat. Kayo pa nga nagkalat. Hindi ng buso ako. Okay, so anong ginagawa mo doon sa banyo nung araw na yon? Magsisiyasa na ako. Eh, pagbukas ko sa pintuan eh. Sirado. Sirado. Ah, so hindi. Ah, pagbukas lang. May naliligo pagbukas. So, meron bang naliligong hindi naglalak ng pintuan? Baka naman din hindi mo nga nilak. Nakalak. Okay, Hans. Ang tanong ko, Chang, nung Ronnie, di ang nangyari, nauna mong nalaman na nandun siya. Binuksan mo yung pintuan, nakita mong nandun siya. Ba't hindi ka umalis? Bakit nagstay ka pa dun? Oo nga. At bakit nagkalat ka pa ng chismis tungkol sa kanya? Hindi ako nagkalat ng chismis sa kanya. Sinungaling. Nakita bang katawan? Naku, Ating Jelly, may tanong ka ba kay Ronnie? Gusto ko muna sagutin niya yung tanong ni Hans. Bakit nandun ka pa rin at nakaganon? Pinagsisigaw niya, yung nagbusod ako, hindi naman totoo yun. Yung pinagtanggol ko yung sarili ko. Isa-isahin natin, ha, Ronnie, para maintindihan mo. Ang nakakita sa'yo na nasa labas na nakatayo doon ay hindi si Madeline, kundi si Janice. Siya ang nakakita sa'yo na nakatayo ka doon. Sinita ka niya at ang sinabi mo, umiihi ka pero may hawak kang parte ng katawan mo na dapat ay hindi mo hawak. Ang sabi mo, binuksan mo. Nakita mo siya. Ang sabi niya, nakita kang nakatayo. Wala kang binubuksan na pinto. Nakatayo ka lang doon. So anong totoo? Ang tanong ko, yung totoo lang, Ronnie, nandoon ka ba talaga sa labas at nakatingin o hindi? Oo o hindi lang ang tanong ko. Nandoon po. Oh. So nagpaikot-ikot pa tayo. Pumunta pa ako ng Rotonda, pumunta pa ako ng Baguio. Balik tayo dito sa Quezon City. Nanilip ka? Oo o hindi lang? Oh, pero hindi pa ako nag-ban, hindi pa ako sa sakalan ko. So, hindi nila ginawa ang kwento? Oo o hindi? Hindi po. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi nila? Opo. Natakot ka, kapag malaman ni Janet, my love, mapagalitan ka? Opo. Bakit mo sinilipan si Madeline? Maganda siya eh. Sa? Maganda siya. Sexy. Ngiti-ngiti. Lalang ko. Total na rin lang naman, umaming ka, na binusuhan mo si Madeline, eh ba't mo pinagkalat na pangit ang katawan niya? Eh, kaya sabi mo nga, maganda siya. Kaya mo siya sinilipan. Hindi ko naman yung pinagkalat yung katawan niya. Yung anong item. Pinagkalat mo? Anong sinabi mo sa mga friends mo? Pare, nakita niyo ba si Madeline? Ako, nakita ko na yun eh. Ang galing nga eh. Anong na pinagkalat mo? Yung maitim mo ang katawan niya.
Nako ay ating Jelly, napaamin na nga natin. Ito pa, ang nakakaloka dun eh, sinabi pa niya at kinalat pa sa mga friends. Parang ito na nga, ayan na nga, umamin na. Pero si Tita, my love, maaaring may pinagdadaanan nga si Ronnie, pero hindi ba dapat parang ikausapin nyo siya, i-address nyo na may problema. Hindi naman namin sinasabi mag-break kayo, pero siguro hindi magandang pangitain ang parang kinukonsinti nyo pa. Ronnie, hindi ba naituro sa'yo ng iyong mga magulang na dapat ang babae ay binibigyan ng pagpapahalaga at nirerespeto? Ituro naman po. Oh, ano nangyari? Nakalimutan mo, boy? Hindi, ano to, hindi mo mapigilan? Diretso ang tanong, nag-something-something na ba kayo ni Tita My Love? Eh, hindi pa po. Ha? Hindi pa. Nag-holding hands na kayo? Opo. Oh. Oh, nag-kiss ka na ganun sa kanya? Ah. Dito lang. Sa aping lang. Sa aping lang po. Sa lang. Ha? Opo. Ah. Dito, sa lips? Hindi pa po. Bakit? Hindi pa. Bawal kasi yan eh. Bawal! Siyempre, bago lang. Bago lang yun eh. Bakit? Pwede ba yun? Pang ilang boyfriend yung nahuba si Ronnie? Mawalang galang na po. Pa-girl! Ito naman si Tita My Love talaga. Haba ng hair. Ha? Siya lang. Siya lang? First love! Oh my God! Never dies. Mawalang galang na po ulit, Aling Janet. Ilang taon na po ba kayo? 35. Oh, 35? Bata pa. 35 ba talaga o 35 baliktad? 35 po. 35 talaga. Si Ronnie? 22 po. Bakit mo naman nagustuhan si Ate Janet? Anong minahal mo sa kanya? Mabait kasi sa akin eh. Oho. Mabait. Mahal mo siya? Opo. Okay. So kung mahal mo siya, Ronnie, hindi mo siya sasaktan, di ba? Kasi mahal mo siya. O eh, bakit naninilip ka pa sa iba? Abay na, bahala po ang ating mga sausawero at sausawera kasama ng ating ultimate sausawera ni si ating Jelly. Sa ginawa mong pagsisinungaling, Ronnie, paikot-ikot pa tayo, katapus-tapusan, umaming ka rin. Siguro, ngayon na makakausap nyo ang trio Tagapayo, mas mauunawaan mo na kung bakit nangyari ang mga nangyari at marahil mas magagabayan ka at nang sa ganon, makahingi ka rin ng dispensa doon kina Madeline na nagawan mo ng hindi maganda. So sana nga, maging bukas ang puso't isipan nyo sa counseling natin. Ang pakikipagrelasyon base sa pagtitiwala rin. Kaya dapat kahit paano, maging honest ka rin sa kanya kung hindi ka gumagawa ng mga ganyang klaseng kalokohan. Pero kung nangyari yan, bago magpasinagot. Kaya pag-anohan mo yan, pagsabihan mo rin yan. Tigil mo na yun, kasi alam mo, pero may nakita akong sitwasyon doon eh. Kinuyog, yung ganyan. Ang boso, kinuyog eh. Dahil nagsisigaw yung binosoan, kinuyog ng mga tao, nalumpo yung ng boso. Attorney Ben, naipaliwanag po ba natin ng maayos kay Ronnie na nako, eh wag naman sana kung di tatlong kaso ang kanyang kasasangkutan. Mabuti nga sana kung makasuhan lang siya dahil meron pa siyang pag-asa eh, kaya nga idepensa ang kanyang sarili. So alam mo Ronnie, kung talagang pumunta ka rito at sabi mo ngayon maghanap buhay, eh yun na lang, maghanap buhay at wag mo nang ulitin yung ganong mga sitwasyon. At narito ngayon, pagkakataon mo, inamin mo na rin lang na ginawa mo yon, humingi ka ng tawad dito sa nasa panig ng puti, lalo na sa kalagayan ni Madeline. Upang sa ganun ay magkaayos kayo at sana ay maging maayos na ang buhay mo, maging dito sa iyong kasintahan na si Janet. Yun lamang. Ate Janet, ikaw, girlfriend ka, mas nakakaintindi ka, may edad ka. Siguro mas dapat ikaw ang magbigay ng tamang pangaral dito kay Ronnie, hindi yung magtatanggol ka sa mali. At isa pa, siguro naman, dahil alam niyo rin na kayo ay bago lang ang inyong pakikipagrelasyon, eh, ikaw na rin ang nakakatanda. Isipin mo na rin na siguro mas nararapat lang na pangaralan mo tong si Ronnie na maghanap muna siya ng trabaho kesa unahin niyang pakikipagrelasyon sa inyo dahil anong ibubuhay niya sa iyo. At Ronnie, maging aral sa iyo ito at
ikaw na rin ang gumawa ng paraan para humingi ng tawad dito sa Panig sa Puti. Yun lang po. Chang, hindi po totoo ang kasabihan na love is blind. Sino po ang bulag yung nagmamahalan minsan? Katulad nitong si Aling Janet. Bakit nyo pa itinatago ang pagmamahalan to? Ilabas nyo na. Feel free na kayo magmahalan. Hindi kailangan itago pa. Bakit nyo pa sisikilin ang pagmamahalan nyo? Kaya nagiging bulag po tayo kung tayo po ay hindi malaya sa pagmamahal. Ito naman sa isang ito ay hindi siya bulag. Kitang-kita niyang lahat. Diba? Ang laki pa ng mata. Kaya kailangan naman ay binigyan po tayo ng mga mata ng ating Panginoon upang tingnan po ang lahat ng bagay dito sa mundo na walang mali siya. Ibig sabihin, huwag mong gamitin ang sangkap ng bigay ng ating Panginoon sa masama at malisyusong bagay. So, may kailang tawad at kayong dalawa rito ay sana naman magkapit-bahay lang kayo at magkaayos din kayo. Yun lang po. Salamat po sa ating trio, Tagapayo, at syempre, nako, ating Jelly, ano bang mensahe mo sa ating mga bisita ngayong umaga? Para sa akin lang, parang bilang mga babae, syempre, mapapangalagaan na lang natin kahit papaano ang ating puri, ang ating self-respect, ang respeto natin sa sarili natin. Ito si Madden, ginawa naman niya ang lahat para mapangalagaan ang kanyang sarili. Bilang kung naliligo siya, nakasando na nga at shorts, tinakpan pa ang banyo ng tuwalya. So, talagang wala siyang pagkukulang dito. Wala siyang imbitasyon na ibinigay. Dahil nga, wala naman siyang mapagpipilian na papagligoan, hindi ba? Alam namang hindi siya maligo. Ngayon naman, siguro para kay Ronnie, ang swerte-swerte mo na ang hinihiling lang sa'yo ni Madeline ay ang paghingi ng patawad. Kasi, maaari kanyang kasuhan. Eh, ang gusto lang naman niya ay aminin mo at mag-sorry ka sa kanya. Hindi mo lang siya nabastos. Eh, napahiya pa siya dahil ipinagkalat mo pa kung ano ang iyong nakita. Eh, siguro ngayon dapat isaayos mo na lang ang buhay mo. Ito yung nagkamali ka, humingi ka na lang ng tawad. Si Janet naman at my loves na tita, alam mo na siguro ang dapat mong gawin. Sana ituro mo sa kanya yun. Para hindi na niya tumaulit. Salamat, ating Jelly. So, Ate Janet, marahil kung kanina tayo'y nagbibiruan tungkol sa pag-iibigan ninyong dalawa ni Ronnie, wala namang masama doon. Hindi naman din kaso kung may edad ka o siya ang mas may edad. Eh, sa pag-ibig, wala namang edad. Lahat tayo ay may karapatang lumigaya at magmahal. Kaya nga lang, kung sa pagmamahal na yun, eh nakikita mo na at alam mo, nararamdaman mo na merong hindi nangyayaring medyo hindi maganda sa iyong kabiyak, eh harapin mo yun. Hindi ka pwedeng magbulag-bulagan, sabi nga ni Father. At sana rin, Ronnie, naunawaan mo na yung mga dapat mong gawin. Ilang beses kang nagsinungaling o kita mo tuloy. Tsaka huwag kang mag-alala, nagkamali ka man ng ganito, ang mahalaga ay naamin mo at ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng dispensa kay Madeline. O ano ba sa palagay mong dapat mong gawin? Huwag ka na manilip ulit. Ronnie, naunawaan mo ba yung ginawa mo? Opo. Sorry po. Sorry po, Madeline, yung nagawa ko. May embrace na agad, agad-agad. Oh, Tita My Love, sa bonggang-bongga mong galit na galit ka pa kanina, pinagtatanggol mo pa si Ronnie. Ang dami mong nasabi sa kanila na ibato mo. Eh, totoo naman pala. O nga, sabi ni Janice, ano, dapat naumpa nag-sorry para hindi na umabot dito. Madeline, may mensahe ka ba para kay Janet at kay Ronnie? Wala na po. Alam namin naging mahirap ito para sa'yo, pero salamat din, Madeline, kasi at least ngayon, maliwanag na at masasabi mo na sa boyfriend mo na tapos na ang lahat.
Okay, salamat sa tiwalang binigay po ninyo sa programa at Ronnie at Aling Janet. Ganun talaga. Pag may nagawa pa na yung kusot ng mga kamay, oh, tinan mo, kusot dito, kusot doon. Gaano mo kamahal si Janet? Mahal na mahal ko siya eh. Oo. Oh. May plano ba kayong magpakasal? Wala pa po. Ha? Wala pa. Chang Ami, baka meron din gusto sabihin si Ronnie kay Janet. Oo nga. Ikaw, may gusto ka bang sabihin kay Siyempre, Janet? Siyempre, pinagtanggol siya. Mag-sorry ka, nagsinungaling ka. Paano yung tingin mo sa kanya kanina? Sorry na po, nagsinungaling ako sa'yo. Ano? Sorry po. So, nagsinungaling. Sorry po. Nagsinungaling ako sa'yo. May paggalang. May paggalang na nagaganap. Sino ba kausap mo? Janet po. Ah, oo. Sorry. Hawakan mo na yung... Iba na talaga panahon ngayon. Ang babae na ang agresibo. Atat, atat. Salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Naku, mga kasawsawan, aminan na po tayo, mga kapatid. Aanin mo ang panandaliang kaligayahan kung ang kapalit naman nito ay ang pangmatagalang kahihiyan at kasiraan po ng inyong pagkatao. Maaring nasiyahan ang iyong mga mata sa paninilip sa iba, pero hindi mo namamalayan na bulag na pala ang iyong konsensya. Sabi nga, mga ka-face-to-face, walang anumang pagkukubli ang hindi po nasisiwalat. Gaano ka man kagaling sa paggawa ng kalokohan, tsak na ito'y mabubuking at iyong pagsisisihan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang ating mga mata ay nilikha para makakita ng mga ganda, hindi para makapanira ng pagkatao ng iba. Salamat po sa inyong lahat, mga kasawsawan! Monday to Saturday na po tayo, ha? Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Can I be one at B2? Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Sa ating pong mga bisitang nagbahagi ng kanilang kwento ng buhay at nagtiwala sa ating programa. Siyempre pa, salamat din sa ating espesyal at ultimate sawsawera na si ating Jelly de Belen. At sa Lunes, siya po'y muling magbabalik, kaya abangan natin yan dito lang sa Nag-iisang Barangay Hall on Air. At huwag po ninyong kalilimutan, mamayang gabi na, 8:30 po ang Untold Stories at syempre, ang Good Morning Club Monday to Friday from 5 a.m. hanggang 7:30 po yan. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na hindi po magsasawang magpaalala sa inyo. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Face to face! Para po sa inyo to, mga kapatid. Face to face!